Hello, everyone! Nandito na naman po tayo para sa isang bagong episode ng... Bekititas! Hello, everyone! Nandito na naman po tayo para sa isang bagong episode ng... Bekititas! Good evening, Bekititas! Woohoo! Yeah! Hi! Wow, we're evening today! Iba, gabi! Good evening, tayo. Everyone! Oh my gosh! Good evening, so, pwede everybody. Magkalat dito, as in major kalat. Nag-SPG ako. Naku, wala si Dean. Ano ba yan? Sayang! Hi, Diro! Yes, pwede hello. Magsalita mo. Ayun. Teka lang, at ang aking ano. Alam niyo naman ako, minsan na ano ako sa aking arrangement din eh. Ayan. Naayos ko lang ang aking monitor. Kasi minsan, masyado malakas yung monitor kahit hindi malakas sa stream. How are you guys? Good evening and welcome to the Bekititas official podcast. Hello. My name is Kang. This is Chai. Wala si D. This is Mary. And this is Tony. Hello. Yeah. Wala si D. Ay, let's greet everybody. Sinyan Kwai La. Hello, Sawing Puso. Welcome to Hello, Sawing Puso. Happy Chinese New Year. Who alam mo, si Fatsai. Happy Chinese New Year, everybody. Char. Natitempo ko hingin ng permanent tong times natin. Actually. Parang no? Supro. Tatanungin. Hiniram lang natin. Hello, Kumars ni V-Mars. How are you? Hello. Pag sa Korea naman, sa Hebok, Mani, Padu, Seo. Lunar New Year kasi. Lunar New Year kasi. Kamusta? Ayun nga actually. Yan ang next portion natin. Kamusta naman kayo, guys? Nagkamusta pa, Arsha? Sino si Kumars ni V-Mars? Hindi siya yung iniisip nyo, kaibigan natin yan na tunay. Kaya nga, okay. Medyo naramdaman ko naman yun. Si Jeggy yan, si Jeggy. Ah, Jeggy! Hello, Jeggy! Parang ka nag-ano ng bata. Jeggy! Sorry. Jeggy. Bago ako nakatulog kasi kalaro ko yung... Nalaro ko si Brownie kasi. So parang, ganun ko kausapin yung aso namin. Jiggy. Ay, ganun ko kausapin yung aso namin. Parang malaya tayo. Binibaby to. Aso kausap, hindi baby. Si Brownie kasi, love ako. Yung aso ng kapatid ko, si Nami, namumura ko. Lagi akong pinakahulan. Pag binabati ko yun, ano eh, yung I nagiging O. Ano, pwede ba yun, Keng? Hindi. Oh, no! Aga-aga? Oh, my gosh. Maaga ba to? Hindi, I mean, kaka-start lang kasi. Ayun natin. 90 viewers in our stream tonight. Please do Hello. Share the live. Welcome, guys. Natin ulit sa, ano ba yung highest natin last time? Almost 1,000 tayo last time, di ba? There was wow. A day na parang nag-866 tayo. Hello, Brian Bella, 5585. Hello. Ayun. Fat Joy. So, apparently, yung Kung Hei Fat Choy pala is Cantonese. It's mm-mm. Not Mandarin. Yes. Oh. Yeah. I get confused. I only know Tagalog and English. Alam naman namin yun. Kasi di ba may ano pa, may Fukien pa. May iba-iba pang ano ng... Dialects. Yes. Yeah. Oh my gosh. Ano ba yun? So anyways, let's begin with our kamustahan. How was your week so far since we last talked to each other? O, sino gusto mauna? Okay, ako muna. Okay. Ano? Okay, how was my week?
I've been having big changes now. So I'll be expecting a lot of change sa akin for the next month. So I'm starting now to somehow put those changes little by little, mga increments of changes na sa life ko, especially with my career, with my work. Ayan. So, hindi ko pa sasabihin kung ano yung mangyayari. Baka antayo. Dito mapurnada yun. Pero, good news to big change sa buhay ko, sa work, career. So, abangan lang na. Aabangan natin niya kasi siyempre magiging kasama ang Bekititas and lahat, all of you guys na nakikinig sa Bekititas sa journey na yun. Wow. Exciting. Sige po, we'll stay tuned in. Uh-uh. Kala ko yung may kakasal na si Niro. Kala ko nga, bulky siya. Sana lang. Pero hindi pwede kasi magsusukob. Kasi we're also preparing for my brother's wedding. Sukob nga. So, magsusukob if ever. So, ganun yung maraming weddings kasi talaga naka-inline for our family. Two of my cousins also will have their wedding this year. So, sunod-sunod sila. Every month, we will have weddings. Wow. Galing. Sunod-sunod hanggang yan? Hanggang, I think, next year. June? Okay. Like that. And so, then next year ka na. I-claim mo na next year. Sana. Sana. But we're still hoping, di ba? Kasi until now, we are still on that, holding on our seats for the Sochi Bill. Ay, nako. Di ba? For those kahit civil union, the right for civil union. Yes. We're still hoping for that. Yes, the serve yan. Yan. Okay, kayo naman. Ako naman. Sorry, what did I miss? May tumawa sa akin. Napaalis tuloy ako sa earphones. Na anyways, sige, mapapakinggan ko naman yan sa recording. Pag in-edit na. Oh, thank you, Bangkok Insider, for the surf wine. Thank you. Okay, this week was busy for me. But it's a good kind of busy. You know, yung sabi nila, oh, that's a good problem to have kind of thing. Yung sinasabi nila. So, we've started already with the preparations for the recording submissions have come in for the Take Me to the Theater album. I'm so excited for it. Isang kanta na lang ang kulang namin. Isang recording na lang ang kulang namin. Nananawagan po kami kay Phil Nathan Biray. Feel. So yun na lang po. Parang feeling ko masyadong busy ngayon ang feel. Hindi, kasi siya, nawalan siya, nagka sore throat kasi siya, so medyo pinaano nila. Kaya lang kasi may deadline kasi may processing and all the stuffs, ganyan. Mm. But album artwork is for approval. Napakinggan ko na yung mga, napakinggan ko na yung mga draft recordings na nililinis na lang ng Geisha Studio Productions and also initial plannings for the March project will start today. May mga time eme doon. And ano po nga ba, wala, ang daming ganap. There's so many positive things happening this week as opposed to what happened the week before. So everything is coming up roses, sabi nga nila. Pag hindi ka talaga hinaharas ng malas, no? Yes, the word I deliberately use the word hinaharas. You all know what I mean. Hello DG Squad Dance, welcome. Ang cute naman ng entrance na 'yo. Ang ganda noon. Ang cute. Is it a family or a team entrance? Ang cute, 'di ba? Ano na ba? Pero ayun, yun lang balita ko so far ngayon. If
things go as planned, meaning as scheduled, February, and we will probably be planning a an album launch here on Kumu. So, wow! And hopefully things get better in a way that we can do the contest again. Yeah, this year. So that's the hope. That's the hope because it's one of the most for another season. Yes, it's one of the most fun contents that I've ever done aside from Topic Thursdays. Isa talaga to sa sobrang kahit matrabaho siya, enjoy siya gawin kasi syempre paborito natin ng musical theater. Eh. Correct. So, true. So I know na theater is back and yeah. I'm so looking forward to April. Sana makapag-ipon tayo ng ano pang ahib. Kasi so many friends from Kumu will be part of the cast. Yeah, they're gonna be part. I'm so excited for that. Sana yung time na manonood ng ano ng ahib, yun yung hindi sama ko sa time na ng kasal. Ng makakasal. My God. Yun yung naalala mo ba? May scared na ba? Kasi ang dami ko ding lakad sa March, April. Okay. March hanggang May. Kailangan yung i-block ang March 24. Yan. Block yan kasi block. Sige. I cannot. Sige, tingnan natin. March 24. March yan. 24. Wala naman akong choice eh. Part ako ng staff ni Kay. Part ako ng staff ni Kay. Hanggang mga so, April. Actually, simula na nag-start yung January. Ang sikip. Yung weekends sikip namin. Oh. So, iniisip ko nga, ano ba yung topic last week? Thank you. Sino ba nag-reply? Si Kay. Luxury. Ah, si Niro. Si Niro ba? Sabi na ito. Hindi ko pa pala. Relative. That is just, ano, half-edited pa lang yun. Okay. So, iniisip ko, ano bang ginawa ko last week? Okay, naalala ko na. Nasa La Union pala. Nasa La Union pala kami last week. Because, may umuwing friend si husband. Tapos yung tropa nila na dun sa previous work niya. Kasi super close nila. Tapos parang lagi sila nata-travel together. So, kahit hindi na sila magkakasama dun sa company, parang may reunion and travel. So, yun. Nasa La Union kami. Tapos this week, busy sa work. Tapos this weekend, nasa Alabang naman kami kasi nag-run ako kanina umaga. Tapos I also supported my siblings for running their first marathon. As in, the full 42K. Gusto mo din mag-run next year? Hindi ganyan klase. Okay. Pero gusto ko lang alam mo hanggang 5K lang ang max natin eh. Pero nami-miss ko lang tumakbo. Nami-miss ko lang sana kita for next for 2024. Pag nagka-powers na ulit. Tapos 'yun. And yung mga following next weekends then busy. Actually, ang tulog ko pa lang this weekend ay isang oras kahapon. Ha? Hala? Isang oras from Friday shift. Tapos, apat na oras bago ako mag-run. Tapos, eto na. Pagkatapos nito, matutulog ako. Hindi na naman po natin makakausap, magagalaw si Tony. Aha. Pero magpapagalaw ako if meron. Ay! Magigising ako na. Ay! Gusto ko yun. Ay! Siyempre, dapat always ready pag gano'n. Oo. Pag gano'n, kahit anong kanto ko, magigising ako. Wala. Mapapakinabangan ako, yes. Meron akong gustong tanong isabihin, kaso alam ko bawal dito kasi ano siya eh. Kasi si Ken. Oh no. It starts with somno. Oh no. And Cynthia. Pero alam ko wala pa sa listahan ng mga band words 'yun dito eh. Wala pa kasi hindi pa ano 'yun. Hindi siya kilala eh. Pero I'm sure alam ni Tony kung ano 'yun.
na daw yung sarap na tao ni Tony. Asha, ako naman. Sige, go. It was an, honestly, napaka-uneventful nitong week na to. The usual lang siya na ups and downs ng emotions at saka ng mga pangyayari. Siguro pinaka ano na, pinaka eventful na negative is yung kliyente ko nagalit kasi may terminate ako. Baka naman walang kwenta kaya wala. Last year pa naman kasi talaga dapat dahil pero dahil yung dati niyang supervisor eh hindi siya na-issuehan ng corrective action ng consistently na-retain. Hanggang sa, sabi ko, aba, nakapitong call disconnection na, huwag na. Tama na, tigilan natin. So, kahit kulang ako sa tao, kulang kasi ako sa tao, sa staff, kahit kulang ako sa tao, sabi ko, eh, kaysa naman i-endanger niya yung business, di ba? So, I worked there. Bakit siya nagalit? Terminating. Kasi kulang ako sa tao. Ang service level ko, imaginein mo, mas mataas pa ang abandon rate ko sa service level ko araw-araw. Nasa 50% staffing ako eh. Eh kung detrimental naman to the business, di ba? Eh, hindi siya ganun mag-isip eh. Ang iniisip lang niya is to have warm seats, warm bodies in seats. Kasi nga, I'm running at 50% staffing level. So, normally, ang service warm level bodies, ko... Warm seats, hindi patay ng aircon. Tama naman. At dito manginig sa ginaw yung mga tao sa opisina, di ba? At least so, yung sinabi ni King aircon, iba na isip ko. Ako din eh. Nung nakarinig ko yung word na patayin, iba na naisip ko eh. Pero kasi, pag may malilipatan na akong account, sige. Pag lahat ko may malilipatan ng account, na ano, sige, gagawin ko yan. Pero sa on a positive note, the Mandarin classes are it's going well. It's been fun. Mas slowly but surely nagkakakilala na talaga kami ng mga classmates ko. We had a new classmate yesterday. He's half Chinese, but he forgot everything that he learned 10 years ago, according to him. Tapos, pinagpaparis kaming dalawa. Siguro kasi nasisimula na ako maging magulo sa class. Harap na harap pa naman ako umuupo para makapag-concentrate. Ah, face-to-face ka nga pala. Okay, yes, face-to-face ako. And like almost everybody in the class calls me Miss Chai. Diyos ko, hindi ko na talaga ma-shake nasa opisino yan. Oo, hindi ko na talaga siya ma-shake off. Pero, kasi ano yun, when we introduced ourselves, I said na I'm a manager. So, okay. Miss Chai. Isa ka siguro when I started to become ano magulo. they started figuring out siguro na I'm older than them nung nagsimula na ako maging magulo sa class. So, I think that's why they're calling me Miss Chai. Hintayin nyo yung heckler level. Pero ano, it's been fun. Mm-hmm. Do you think I'm friendly? Huh? What? I know, right? They think I'm friendly. Maabot sa heckler level. I'm friendly? I think kasi ano siya, hindi siya yung competitive environment. Yeah, so, yeah. Yung parang artihan ng artihan kasi parang lahat kayo parang on the same page. On the same page kasi same lahat level, kami lahat kasi kami is very basic yung alam. Even the Chinese guy kaya siya nagre-refresher kasi nakalimutan na nga niya yung language he's doing it for work daw. So yun, masaya yun no, yung every weekend you look forward to the class. Yeah, kasi kahit antok na antok ako during work, pagpatak ng alas 7 at alam kong babiyahin ako papunta ng Makati, masaya ako. Tapos bumabalik yung energy ko kahit napagod na yung katawan ko. Tapos in class, I'm energized. Tapos pagsakay ng grab, tsaka nawawala yung
yung energy. Nakatulog ako sa gram pa uwi. Okay, naalala ko na kung bakit isang oras lang tulog ko kahapon from Friday shift. Kasi nga nag-OT ako at ang dami kong ginagawa. Tapos 7:45 na di pa ako natutulog. Sabi ko, oh my God, kailangan ko matulog. So nag-alarm ako ng 8:45. Kasi 15 minutes before the class, ino-on na nila yung Zoom. So, so hi, isang oras ako natulog. Tapos pag dinig ko ng alarm ng 8:45, bangon ako kagad. Tapos nag-on ako ng laptop. Oo. Tapos nung nag-15 minute break, nag-nap din ako. So yun naman. Kaya gusto power nap yung online. Mm-mm. Yeah. Anong level ka na ba? Lang. Ha? 2? Nasa ano ka ba? Cycle 64? 65. Alam mo, So, next cycle is 66. Next cycle is 65. So, parang sabay-sabay. Sabay-sabay. So, mm-hmm. Cycle 65 ka now. Oo. Pero basic Chinese 2. Oo. Tapos last time, cycle 64, basic 1. Ganun. Okay. Sandali, 8:45 ng umaga? 8:45 yung alarm ko for the 9 o'clock class. For the 9 o'clock ng umaga? Thank you, Lois. Mm-hmm. Tapos, ang instructor nyo, yung laoshi nyo, nakasalamin na medyo may edad ng konti? Oo. Nasa school doon sa kahapon. Si Helen. Helen Sikyong. Nasa ano siya? Nasa sa Ateneo Professional School siya. Yeah. Sa HV de la Costa. Kilala ko kung sino yung laoshi nyo. I mean, not kilala, pero nakikita ko siya. Pag nagka-class siya, pag nagsi-CR ako. Okay. Oo. Kasi I'll tell you stuff later. Sabay tayo ng time slot eh. 9 a.m. din ako. Oo. Kasi para pwede pa akong gumawa ng stuff sa hapon. Kasi if gagawin ko siyang hapon, sayang yung weekend. So, true. Anyways. So yun, that's mine. Hello, Luis City. Good evening. Ayan si Luis City, yan ang ating friend na nag-book reading stream. Oh, wow. Nakakatawa pag pinapakita niya yung mga nabasa na niyang books. Just reading sprints. Tama ba yung ano? Yung mga reading sprints. So, kasi never ako nag-sprint. Minsan isang libro, isang araw, ako lang. Ganun nga ako ka-antisocial dati. I can read like yung Deathly Hallows ng Harry Potter. I was able to finish that in 4-5 hours. I deliberately slowed that down because I didn't want it to end. But yeah. I get your point. True. Pero siguro kasi it was such a page-turner. Kaya hindi ko siya natapos. Kaya natapos ko siya kagad. Tapos, ako din, binilisan ko. Hindi, tsaka binilisan ko siya kasi hihiramin siya ng sister ko. May pila na kasi kagad. Hindi ko pa nga nakukuha yung libro. Naka-pre-order pa lang yung libro. May pila na. That's true. Same year, Kumars ni Vimars. We finished the books first. Matagal na naming tapos yung books bago lumabas yung movie. I tried yung sa Harry Potter after the first movie, that's how I did it. Pero there are certain movies na wala eh. Nauuna ko panoorin yung movie bago ko siya mabasa. Like yung Ready Player One kasi I didn't know it was a book. Pero yung isang hindi ko pa pinapanood na movie until now kasi hindi ko pa tapos yung movie, yung book, yung Dune. Oo, ako hindi ko yun nabasa. Gago. baka pwede dyan. Dian daw yun. Dian. Bilis. yung kay Timothy Chalamet. Kasi sabi nga ni Only Fun, ating mga idol sa Only Fun. GG. You need to have a good understanding of the book
in the universe of Dune mm-hmm. before you can understand the adaptations. The movie. Alam mo. Kasi sobrang magulo siya. Kahit ako, nung sinimulan ko yung libro, na nalito ko eh. So I had to go back a few chapters that I started already. That's why I'm not yet done. Kaya ko naman she's not done with Dune. Bagong Dune. Kaya ako na-appreciate yung bagong Dune. Dito pa lang. So, pinanood yung Dune, as in yung bago. Tapos parang mga, meron akong di mga nag-gets. Pinanood yung Luma, kasi di ba parang remake na siya. The old, the older version. So, mas naiintindihan ko ngayon yung bago, kasi may ibang mas na-explain dun sa Luma. Pero syempre, the effects and cinematography and all that. Mas maganda sa bago. So, yung yun. Luma na pinanood mo, yung kay, Kyle MacLachlan yung luma na pinanood no idea basta the 80s basta yung minimension ni Chico mas accurate yun eh kasi meron pa kasing isa pa na lumabas na movie na ganyan pero hindi kasing accurate may mga change to sila mas accurate daw yung kay Kyle MacLachlan yun yung pinanood ko kasi yun yung reference ni Chico tapos parang okay sa kanya and then si Gino din so helpful na may parang pre-game na yung podcast before right. I watch the new and then the old. So, mas naintindihan ko. Malamang papanoorin ko ulit pag lumabas yung next. Sorry, natawa ako kasi tinatanong ni Abner kung nawalk na si Darcy. Bigla siyang labas sa hiding place niya. Pinakain ko na yan. Tatalon-talon siya dito. But anyways, Chikahan na with the Bekititas. This is Tony. Topic for today is not Dune at Jan. Hello, Flipmark. But our topic for today is actually about toxic positivity. Hindi ako makaget over. Ang bilis ko dun sa doon dito, Jan. Oo, bilis mo dun. Kaya ang bilis din ng pagkakasabi ko ng gago. Samura to yung kita ng oras. Sanay na tayo, Diyos ko. Ay, Darcy. Okay. Tayo, so, okay. Our topic is toxic positivity. So before we start, let us define what toxic positivity is. So before we, right after we talked about this being our topic for this week, naghanap na ako sa internet because I get a sense, a vague sense of what toxic positivity is, but I don't fully understand it. I mean, how does positivity become toxic? So, ang nahanap ko from the psychologygroup.com, toxic positivity is the excessive and ineffective overgeneralization of a happy, optimistic state across all situations. The process of toxic positivity results in the denial, minimization, and invalidation of the authentic human emotional experience. Yes. So, doon pumapasok yung invalidation of feelings. Doon. Doon yun. Kaya pala. Kaya. Gagamitin niya yan buong araw. Buong ano. Baka maging snippet pa yan. I-reels natin sa FB page. Yung tipong wala, halos kakunek, connection sa topic. Pero yun yung snippet. Pero anyways, yun nga. So, yun ang tawag nila sa toxic positivity. So, in our GC, I posted 2 articles. And there are signs of toxic positivity and examples of toxic positivity. So yun ang definition nila. Pero ano ang understanding nyo in general, at least for you guys? Kasi sa definition lang nung sinabi niya kasing invalidation of the authentic human emotional experience. Okay. Parang it's, bawal malungkot. Ganun. Galit. Ganun. Sorry, sige, Niro, mauna ka. Sige. Kasi ang una kong naisip kasi dito sa toxic positivity, which is, yun din yung parang
mulat sa akin ng idea. Alam niyo yung ano, yung Inside Out mm. na Pixar Disney movie. Mm-mm. Siya yung actually nag-open up sa akin ng idea na yes, yung joy or yung over-exaggerated joy or positivity, sometimes it really kills kung sino yung, kung ano talaga yung tunay mong nararamdaman. Parang ganon. Kasi dun sa, ano, dun sa Inside Out, you have this character, si Joy, and you have this character na si Sadness. And parang ang ginagawa ni Joy is overpowering niya si Sadness. Well, in fact, kailangan mismo nung name to overcome that big change na nangyari sa buhay niya. Parang ganon. So, in a sense, that's the idea na yung, parang ganon. Kaso, there's this culture na sa ano natin ngayon, sa society natin ngayon, na pag nag-express ka ng any negative feelings, you'll be dismissed na hindi maganda. Tama ba? And parang ano, good vibes lang tayo. GVG lang. Oo. Ganun. Well, actually, that is true. Yes. Hindi ko pinanood kasi ng buo yung ano, yung It's Okay Not to Be Okay. Yes, tama si Dondon. Yes. Kasi hindi ko pinanood ng buo yung Inside Out kasi umiyak. Pero hindi kasi may mga I diba, cried mga, buckets dahil doon. Na-traumatize pa ako ng ano eh, ng Coco. Sa Inside Out, ba yun si Bing Bong? Yes, si Bing Bong. Yes, Bing Bong. Oh, no. Diba? So, yeah. Oh, tama, okay. Tama na si Bing. Sa akin, similar naman eh, yung mga definitions from the psychology website that you got it from, what Nir said. But also, it's when you, so, di ba nga, you're exuding brightness and joy and happiness and to the point that it doesn't just overpower naman sa akin. It's deliberately doing that because you want to sweep your problems under the rug. Escapism. It's basically it's similar to escapism kasi you don't want to acknowledge that there are things that are making you angry, making you sad, making you depressed, making you livid. Yeah. Just because you want to be positive all the time, nagiging toxic na siya kasi the first step in order to solve a problem is to accept that you have a problem and then you have to face it, diba? Mm-hmm. So in that sense, it becomes toxic when you're trying to not just cover up but literally ignore and sweep your problems under the rug or the things that make you feel negatively, if you want to call some emotions negative, just to show na parang content ka when in fact you're riddled with things that makes you upset. That's toxicity. Hi Ernest, Dondon, hello, welcome. So yun. So that's how I define toxic positivity. Yes. Oh, thank you for sharing the live, Ernest. Thank you, Ernest. Sabi din dito sa article. By disallowing the existence of certain feelings, we fall into a state of denial and repressed emotions. The truth is, humans are flawed, we get jealous, angry, resentful, and greedy, and sometimes life can just flat out suck. Yes, like my last week. By pretending that we are positive vibes all day, we deny the validity of a genuine human experience. Kasi life naman is a roller coaster ride talaga, diba? Or a wheel, if you want to use that. Kasi there are ups and downs in life, and that's what makes life so fulfilling. Because if you get to overcome the lows and you hit the highs, it feels so much more satisfying, diba? Yeah. Like, something as simple for a student, something as simple as a very complex math problem na nasolve mo successfully, kahit gano'ng katagal pa yan, pero ineffortan mo masolve siya. Diba? It's satisfying. So, things like that. Kumbaga, makikita mo kasi yung success mo talaga kasi you have those times na
you're not successful. You correct. Have those failures. Mm-hmm. And that's the reason bakit naging sweeter yung success. Totoo. Exactly. Mm-hmm. Ikaw, Tony. Hindi mo ma-appreciate yun eh pag hindi ka dumaan sa niyo. May kilala daw si Ernest na gano'n. Ako din. Ako din. Marami tayong kilalang ganyan. Oh, yes. I think pareho naman tayo ng understanding ng toxic positivity na parang kahit gaano ka sama, kahit gaano ka dire ng situation or ng pangyayari, either ikaw or yung pinagsasabihan mo ng or pinagsasharean mo ng kung ano mang pinagdadaanan mo, yung katulad na sinabi niya, ini-ignore, hindi mo tinatanggap, or totally parang dininay mo na lang sa isip mo na ay walang ganito. Mm-hmm. Tapos, parang you give out cliche, meaningless statements like yung GVGV lang or ano yan? Everything will be okay. Or matatapos din yan. Yes, pero, parang yung mga blanket statements na at least buhay ka pa or at least I hate that. Ganito ganyan yes. Yung parang why are you minimizing my pain yes, exactly pati yung yan katulad ng kunwari may dysmenorrhea for women tapos nasabi at least malayo sa kunwari or parang malayo sa bituka or parang paper cut pero sige it's trivial pero masakit siya for the person experiencing it tapos kung masakit talaga pero yung isa sasabihin malayo sa bituka hindi ka pa mamamatay ba who are you to say that and invalidate my feelings diba so sabi Ernest sorry Ernest alam mo may matres ka nadulas yan well. Nadulas yan yun, parang nagigive pati yung ano yung mga kunwari nagsha-share ka lang pero hindi mo naman kailangan ng advice, hindi mo naman kailangan ng comfort pero gusto mo lang presence or acknowledgement. Acknowledgement. Makinig ka sa problema ko pero sasabihin sa'yo, ay okay lang 'yan. Pero wala man lang acknowledgement or validation na sad nga yan. Mahirap yung ganyan. Yun. Or meron pa yung mga tao na yung okay lang yan. Ako nga, ganito eh. Ay nako, ayoko ng ganyan. Diyos ko. Parang alam mo ba si yung mga ganun. Sige, neto nga, nagawa. Ikaw pa May pinagsabihan ako dati. May pinagsabihan ako dati na kasi sinare ko na yung pangalawa kong anak, may epilepsy siya. Sabi ba naman sa akin, alam mo, ako din. Okay, sige. Hindi ka na bata. Diba, yung anak ko bata. Toxic positivity tends to minimize the pain of others. Yes. Sabi nga ng The Fault in Our Stars, pain demands to be felt. Yes. Cheesy, that's but true. That's true. Uh-oh. May sasabihin pa yata si Tony na cut-off ko siya, sorry. Nawala, mamaya. Natatawa ko sa na-curious ako doon sa gustong sabihin ni Ernest sa baba. Ako din. Na. May apat na asterisk. Paghiwa-hiwalayin mo yan, Ernest. Paakyatin yan. Mamaya umakyat ka, Ernest. Paakyatin ka na. Okay. Hindi naman pala scandalous. Okay. Common yan ngayon, Ernest. May mga words talaga sila na hindi na allow. Kasi like right now, I'm supposed to put the title of our topic in the... Toxic. Ayaw nila ng... Ayaw nila ng toxic. Dapat nilagay mo 2-6 positivity. Oo. Ano nga ba yung sinabi ni Hodge noon? 2-6. Unhealthy yata. Something like that. Hindi. May pinabasa siyang gano'n yung mga short cut. Sumakit ulo ko. Numbers 1 to 10. Oo. Tapos, hindi ko na mati... Basta, meron din ako nabasa dyan. Parang yung asawa daw niya. So, bakit ulo ko doon? Yung bibig niya, parang tam letter B.
Tapos number 8, ang tagal ko inisip. Tambocho. Kasi inisip ko. Tambocho. Tambocho. Tamb 8, tamb 8. Tambut. Oh my God. Okay. Hi, I'm Dean. You're with the Bekititas. To the next next section. What are the signs of toxic positivity? So I will read out some signs and tell me if you have experienced them or if somebody else has made you feel that way. Number one, hiding or masking your true feelings. Always. Yes. I've learned I've learned last year I cannot do that anymore. It's exhausting for me to hide my feelings. When if I feel bad, I will say it. When I'm depressed, I mask it kasi ayoko maapektuhan yung mga tao sa paligid ko. Ayan si Jerry din daw. Oo. Kasi I know taguan ng feelings. Taguan ng feelings. Yes. Iba yung taguan ng feelings. Iba yun. May ibang tao involved dyan sa pagtago ng feelings. Alam mo yung when you feel like it will negatively impact the people around you. Oh, that's because, a different thing naman. That's pero it's still kind of the same. It's still, kasi I don't it will ask, fall on that. Oo. Kasi parang I don't ask for help when I'm depressed because I know that my depression is very, very, let's use the word, it's very toxic din kasi yung depression ko because mine is really like fully diagnosed and all of that. And I know it's really, really bad. So, hindi ko siya ina-acknowledge, di ako nag-ask for help, nagiging toxic positivity siya kasi parang pati ako, I'm denying the fact that I'm experiencing depression at that time. So, it becomes toxic. I'm doing my best not to do but, that anymore kasi na-realize that's what you're, na, no, that's what your therapist is for, right? Mm-mm. Yeah. Pero minsan pati sa kanya eh. Oh, you should not. Sabi ni Jenny, I don't want anyone to feel, I don't want anyone else to feel whatever I'm feeling at the moment. Kung may mabasa mo sa iba. Pero, kasi natural yun eh. Yun nga. Pero nowadays, hindi ko alam kung face siya or what, pero parang eventually naman kasi, parang I realize, and my psychiatrist made me realize na, no, you have to stop, you have to acknowledge it in order to combat it. Pupunta ka sa gyera, hindi mo alam kalaban mo. Ako ng ganun. So, tama naman siya. Dapat nga naman, kung sasaba ka sa gyera, kilala mo at alam mo kung ano yung makakalaban mo para manalo ka. Maybe when I was younger, but kasi when you read a lot of parenting articles, you do realize that even if you try to mask your feelings, your children will read you for what it is. Because I've experienced that with Wyatt. My son Wyatt is very sensitive to what I am feeling. So even if I'm not crying or anything, basta nakita niya na may change sa mood ko, nababasa niya, tatanungin na niya ako kung ano, kung okay ako. And sometimes he doesn't even ask if I'm okay. He's just going to sit right next to me and he's gonna hug me. And then he's gonna tell me he loves me. Ganon yung pangalawa ko. So sabi ko sa sarili ko, if I keep hiding it, it's like, it's not teaching them the right action. So, yes. When I feel angry, I will show that I'm angry. If I'm, but of course, not naman the damaging kind of angry. Yeah. Try to be still the adult when I'm yung angry. Healthy, ano? Healthy angry. Kasi meron pa rin naman ganun eh. It's ang problema kasi sa atin, most of the time, we take it as a negative emotion. Well, we try to be strong. Parang ganun. Anger becomes... It's one of our strengths, actually. It's one of the emotions that gives us strength. Yeah, kasi that's true. It's natural na nangyari yun. Yun nga lang, most of the time, kasi nakikita natin, na-associate, kaya siya natin na-associate as negative kasi nakikita natin yung destructive side so, niya. That's what I was going to say. Kainis pa si Ernest. Anger becomes toxic or negative when it becomes violent or destructive. Uh-huh. But I know that when you use anger to
to fuel your intellect or your response time. Or your motivation mo. It becomes positive. Like for somebody competitive like me, so work, may escalation, ganyan. Pero yung escalation, moot point. Kumbaga, walang pruwe. Parang, ano lang, yung accusations lang without proof. No basis. Oo. I don't get, paano ba, physically angry. Like, I don't get angry na yung makikita ng mga tao. Pero I'm livid. But I'm calm. So, ang gagawin ko, iimbestigahan ko hanggang sa mapatunayan ko na walang basis yung accusations mo. Ibabalik ganyan ko din ako. Ganun yung ginagawa ko. Simula naging manager ako, ganun receipts, na yung ginagawa ko. Receipts. Yes. Kasi, that's the best form of revenge, eh. Vindication. Yes! Vindication is the best yes. form of Screenshots revenge. Screenshots can save your life. Diba? So, I don't call the emotions that they say that are negative, like sadness, anger, and whatnot. I don't call them negative emotions. I call them, even fear can fuel your response time. Yeah. Yung fight or flight instinct mo kasi pag na-trigger yan eh, di ba? Mas lumalakas ka, the adrenaline starts going through your body and all of that. I refuse to call them negative emotions, but I call them dark emotions. So I think yung sinasabi ni Chai, hindi siya toxic kasi it ano ba? It results in positive outcome. Mm-mm. Hindi katulad nung kapag kinimkim mo yung anger. Yes. Tapos at you don't do anything about it. Wala kang ginawa. Mm. Eventually sasabog ka. It's harmful to you or to Mm-mm. the people around you. Yeah. Kapag nagiging self-destructive na siya, dyan talaga Mm-mm. siya nagiging ano, nagiging toxic na or nagiging negative na. Yes. Pero if you use it to channel something positive in your life, then it becomes a positive driving force. Kasi honestly, wala naman talagang emotion na negative eh. Dark, yes. There are dark emotions. It's all part of the human experience. Exactly. Yes. And there are the human evolution, guys. Diba nga, parang ano nga eh, parang you need to survival natin. You need to acknowledge that you're feeling this way at this particular time to avoid getting numb. Kasi once you're numb, then you become toxic. Because everything just blows over and you don't do anything about it. Ano, kapatay na bata? Diba? Mas malala ka pa sa talagang patay. Itong number two natin, pareho lang to actually sa ano sa sinabi natin. Can I just say, ang cute ni Ernest sa baba. When I am takot, I make laban. Paakyatin natin yan, mama. Maganda ka, Ernest. Oo nga eh. Feeling ko. Tapos pakikinggan niya yan sa Spotify. Char. Ito, trying to just get on with it or by stuffing or dismissing an emotion. Parang ganun din. Hiding and masking your own feelings. Not acknowledging that what you're feeling is real. Yeah. Hiding inside myself. Just. Yeah, oo. Pero ano, I had this experience kasi. Kasi alam to ng mga Bekititas how negative I am. Yes. Oh, yes. Walang nagdi-deny. Oh, yes. Alam nila diba yan. Pero, bawal nga mag-invalidate ng feelings ng others eh. Accept lang namin yan. Accept lang namin yan para sa iyo, Niro. Kahit na nung time na yon hindi mo siya ma-accept. Kasi ganun yung ano, I had this stage or phase na dahil alam kong pessimistic talaga ako since siguro when I was still in elementary nag-start na yon. Tapos I had this ano yung mga tao nagsasabi sa akin na huy, huwag kang dapat ganyan, dapat positive ka lang, dapat ganito, bawal malungkot, bawal ganito, bawal ganyan, especially sa church setting. I'll be as specific with that. To the point ako I kind of suppress all of it on sa akin lang siya. Na hindi ko pwedeng pakita talagang malungkot ako, hindi ako pwedeng just pakita na any of those dark emotions na tinutukoy natin. Hindi ko pwede siyang ipakita. And I need to control it to myself only. Mm-mm. To the point nga na, yun nga, dahil sa hindi ko kaya siyang i-control, yun na, naging lumala yung pagiging pessimist, I mean, pagiging negative thinker ko. And it's not healthy. I'll admit it. I'm accepting it na hindi talaga siya healthy. Kaya
I have this, ano na, kailangan siyang i-overcome. Mm-hmm. I need to really show, ano ba talaga yung, I need to show in a you healthy have to process manner, it. Diba? Mm. Kasi, magiging problematic yon later in life. Malay mo, diba, kung kailan matanda na ako, kung sa biglang sumabog lahat-lahat yun, maging mas destructive pa. At saka kasi, Niru, pag negative ka, kapartner yan ng self-pity. Yeah. Correct. Mm-hmm. Which is also a bad thing. You just, ikaw na mismo ang nagda-down sa sarili mo. And that's not a good thing. I mean, we all experienced that once in our lives when we were not yet taught how to acknowledge feelings, how to process feelings. And we put ourselves down because of certain situations that are really out of our control. Yeah. Diba? Okay, our next... Or even if it's within our control. Yeah. I mean, acknowledge it. You made a mistake. Do something about it. It's a consequence of something that you did. Or, diba? Exactly. Parang you have to acknowledge it. May ginawa akong mali. Kailangan ko siyang ayusin. I have to fix it. Kailangan and then I have to make sure that I don't do the same thing again. Yeah. And that's part of problem solving eh. Man, sige, kilala akong ganyan. Ang daming ganyan, Ernest. Don't worry. Natutunan ko yan eh. Na even when I was already working in a leadership role, I learned the hard way that accepting that you did something wrong. Isang taon lang siya. Kakainis to. And accepting that you did something wrong, showing the vulnerable side of you as a leader is actually one way to have your followers or your team respect you. Yes, exactly. Kasi kung masyado ka mapagmataas, lalo ka nilang hindi re-respect. Yeah. Mm-hmm. Kasi, ano eh, you show your human side. And the hardest thing to do as a leader is to admit your mistakes in front of the people you're leading. Nakapag-shower na. Ay, naka-Ernest. So, di ba, parang, pag leader ka na, and it's so hard sometimes to admit that you made a mistake, especially if it impacts the entire team. But you have no choice, eh. You have to admit it. Admit, vulnerability is one way to earn respect. And, Toxic positivity doesn't do anything in the space of a leadership position. Mm-mm. It doesn't at all. Kasi hindi malalaman ng mga tao mo kung anong gagawin nila eh. Para mag-perform eh. Yeah. Okay. So our next, gawin nating by twos. Next two signs of toxic positivity. So number 3 is feeling guilty for feeling what you feel. And number 4 is minimizing other people's experiences with feel-good quotes and statements. Oh, yeah. I know a lot of people. Diba? Ma-share ko lang to. About quotes. Kasi I had this boss na nakabantay siya sa mga social media accounts namin. Hindi ako mag-a-add ng kanyang post. And everything. Ako kasi naman, in-add ko siya for the sake kasi communication. Eh, hindi ko naman alam na tumitingin talaga siya sa mga, ano namin, pages, sa mga walls namin or something, newsfeed. So, tapos biglang may pasa rin siya during the meeting na, guys, if ever you'll post something on your social media accounts, make sure it's a positive thing, ha? Baka kasi, you know, di ba, all of us will be thinking na kung may pinost ka doon something negative, baka isipin naman, maka-affecto siya sa mental health ng mga ibang, kasama ninyo dito sa work, ganyan. But kasi as a vera, ano ba yan? Tapos I always see that boss, ang post sa Facebook, yeah, of course, puro positive, feel-good vibes na quotes and everything, mga Bible quotes, mga Mahatma Gandhi, chu-chu-chu na ganyan. And I feel, I really see how pretentious those quotes are. Yes! You nailed it on the head. Ay, mali.
Parang parang mali yata yung line. Parang iba yata ibig sabihin nun. Anyway! Pero, natumbok mo! Yun na lang. parang mali mo, pa rin. Sa dati naming work, merong ganyang ano, merong ganyang training on social media. Sabi nila kasi, pero may caveat yun. They will teach you about responsible social media usage. Management. Usage, di ba? But, ang ano nila yun is, you will follow those social media responsibility guidelines if you put in your Facebook where you work. Yeah. So, kunwari, I work in company ABC. So, si company ABC, they don't want to be associated with, kunwari, sobrang nanga-attack sa social media or mega reklamo forever sa social media. Yung mga ganun. So, medyo, nasabihin nila sa inyo, na oh, pag ganun kayo mag-post, huwag nyo na lang ilagay kung saan kayo nag-work. Kasi di ba nauso yung ano, yung ang tawag dito, yung pag nagsalita ng di maganda, tas tatag nila yung company kung saan sila nagtatrabaho. Itong empleyado mo, ganito siya. Tapos natatanggal sa trabaho. Kasi may vision mission yung company. Tapos kapag nakita ka, nag-work ka sa company ABC, tapos hindi nagmamatch. I guess, okay lang din. I mean, may, ano ba, may point din naman yung company. Kasi, dinadala may name ng company sa page mo. Tapos, kasamaan yung ng ugali. Core values ang, nila. Oo. That's true. Kaya sinasabi sa amin noon, kung ganun kayo sa social media, better yet, wag mo nang ilagay kung saan ka nagtatrabaho. Kaya even, actually, even yung mag-picture sa office, hindi kami ina-allow nun mag-picture beside the logo. Yes. Mag-picture kami dapat wala dun sa logo. May walang identifiers. Walang identifier, yeah. May office mate kami ganyan. So, nag-picture siya, malapit sa logo, tapos naka-lanyard, so alam mo kung ano, company. Tapos naka-ano siya, yung ang naka-close yung hand, pero super visible yung middle finger. Tapos nasa cheek niya. Tapos itinuturo niya yung kaaway niya dun sa kabilang bay. So parang naka-selfie, pero basta sobrang bad. Anyway, I'm so happy na wala na siya. mali yun. Madami pa siyang maling ginawa aside from that. Pero yon part yun ng nireklamo namin. Eh, hello, supposedly leadership. Part siya ng leadership. Kaya ako, hindi na ako nagagamit ng Facebook eh. Mas madalas na lang ako sa Twitter. Kahit nga Instagram, hindi ko masyadong ginagamit eh. Hindi kasi ako nag-add ng people sa... Or pag nag-add ako ng mga tao sa Facebook, wala man sila makikita sa Facebook. I'm not there. Kahit mag-add ako na mag-add sa Facebook, hindi ako madalas mag-update. Yeah. Usually, mga ano na lang, invitation na mag-join sa atin dito sa KStage Radio pagka meron tayong show. Yun lang, madalas. Ako din. Twitter lang ako madalas eh, para anonymous. Facebook is more Kumu related. Instagram is more anong kinakain ko? Itsura ni Darcy. No. I used to overshare. I have to admit when nung bago pa yung Facebook, lahat. Same. I would share my parang anger, my sadness. Oh, mga ganon. Just woke up. Wala lang. Kasi just woke. Just took a bath. No, at saka, parang people don't care about anything. Parang kung mag-post, edi magpo-post. Ngayon kasi, everyone cares about everything. Yeah. Parang everything is a hot take. Everything is negative. So, yeah. Hindi na ako masyado sa Facebook. At least, pag sa Twitter, pag nag-rant ako, parang, wala. Na ako pa kailan ko mabasa. I'm just talking to myself. Oh, di ba? Kung ayaw mo, edi block me. So, ay, the art of not giving a flying F. Yes. Ay, sarap. Tara! Chikahan na with the Bekititas! Okay. We have ano pa? 3 more signs of toxic positivity. So, number 5 is trying to give someone's perspective. Example, it could be worse.
instead of validating their emotional experience. Ito yung sinabi niyo yung at least. Okay, sinabi natin kanina, at least. At least. Pero, sabi ni Ernest. May pinanood akong video na, na naka ano dito sa website na to. Sabi nila, well, look at the silver lining. Where? Silver lining. What the ever look at the silver lining. About? Look at the brighter side. At least you're alive. You know, ganun. The brighter side of things. Parang, when something bad happens to you, will you really be able to see the brighter side of things? Diba? Parang... Ito guys, lalo sa mga viewers, sa mga listeners natin, hindi kami against dun sa positivity. We need that. Mm-mm. Yes, pero not to the point na ano, we invalidate nga yung emotional experience. Emotional experience ng tao. Kasi, take note, we can be happy at the same time sad. We can be we can be afraid at the same time angry. We have this experiences na mix emotions, hindi lang isa. Hindi tayo parang nung bata tayo tinuro lang tayo na pag masaya ka, masaya ka. Pag malungkot, malungkot ka. Hindi ganoon eh. In the real world, guys, mix lahat 'yan eh. Yeah. 'Di ba? Kasi you have to process those feelings for you to be able to overcome it. Eh. Diba? I mean, if you're angry, kailangan pagdaanan mo yung anger. Hindi yung, huwag ka nang magalit, tapos, well, at least, alam, hate ko yun, alam mo yun. Kasi you have to process those feelings. You don't go through the process of healing if you don't feel those feelings the way you're supposed to be feeling. Yes. And feelings make us human. That's it. Yeah. So, ano ka, robot? Ayan din, oh, inside out like, din ang ano, reference ni Ernest. True. I love that movie. I'm afraid of that movie. Sometimes, after experiencing Coco, grabe yung iyak ko sa Coco. Isa pa yun. That movie just... That was so unexpected. Coco was so unexpected. Okay. Okay ko nang ulit-ulitin ng Coco and Inside Out. Wag lang ano Graveyard of the Fireflies. Oh. I haven't seen that. Yeah. I haven't seen that yet. Is it good? It's my favorite movie but I cannot really pero humanda ka lang. Hindi ka kayang ulit-ulit. Hindi ko nakasayang ulitin. Promise. Kasi talagang traumatic siya. Alam mo kung ano hindi ko maulit na ganyan. Once ko lang panonood, hindi ko na ulit inulit. Tanging Yaman. Ano yun? Oh, akala ko. No, it's a local movie. Tanging Yaman. Mm-hmm. Si Gloria Diaz ba? Gloria Romero. Gloria Romero. Sorry. Grabe 'yun. It's so relatable kasi. The movie that setting. Made me feel so many things. Most recent na movie that made me feel so many things to the point na keng minessage kita right after. Yes. Oh my God. Iyok ako. Tapos na-depress talaga ako for a week. Christmas Carol ni Park Jin-yo. You, Bobby. Oo. Kasi, muntik na bang mara. Sorry. No spoilers, please. Papanoorin ko pa yan. Sobrang traumatic. Papanoorin pa lang daw ni Niro. Sobrang. Papanoorin ko pa lang siya. Prepare mo na si Niro. Traumatic siya. Especially for me. Kasi, yung twin niya. So, yung character kasi ni Park Jin yung doon dalawa. So, he played twins. Pero yung isang twin, si Wulong, si Ilwo? Si Ilwo is autistic. And then he was murdered. Tapos, naghahanap ng revenge yung main na twin. Oh, wait. So, nag-ano siya? Meron siyang role na autistic with siya. With autism. Oh, yes. Kaya, ang galing niya! Gets ko yung feedback niyo. Ang galing-galing niya! Oh my God! Sana manominate siya, pero feeling ko hindi dahil idol siya. And the Oscar goes to, sa Beksan. Besang.
Besang. Sa Besang. Kasi Besang ang ganda. Peksang. Yes. Ayun. So, kasi sobrang galing talaga niya dun sa role. Pero sobrang galing niya, na-traumatize ako. Na-traumatize ako. But you forget that, that the character he's portraying is only 17 years old. Because of the amount of negative emotions in the entire movie. Oh my gosh. Oo. As in, parang pure negativity siya. Kaya kailangan maghanda. Handa mo talaga yung puso mo. Kasi ang sakit-sakit niya pag natapos yung movie. Sobrang masakit. Lalo yung isa sa, yung nearing the end, pinakita na nila kung... Kasi combination siya ng real-time and flashback eh. One of the final flashback scenes that they showed with Ilwo, the twin with autism, oh my God. As in, ang sakit-sakit-sakit-sakit-sakit niya for me. Sobra. Na talagang natatapos na yung movie, hindi ko na naiintindihan kung nangyayari. Na parang, uy, nag-yosi si Jin Yong. Wait, I'm still processing what happened. Wait, why am I crying? Oh my God. Reels na. And ano na, end credits na, umiiyak pa ako. Oh, tapos yung end credits, umiiyak pa rin ako. Ganun tao siya. Tao si Chai. Oh my God, tao ako. Oh my gosh, nakakaramdam siya ng emosyon. Imagine nyo yun. But yeah, that movie destroyed me. More than Beautiful Boy, which also destroyed me. More than Call Me By Your Name. Beautiful Boy. Also destroyed me. But this one just wrecked. Ay, papanoorin daw ni Ernest. Ayan. Basta be prepared. Bili-bili. Oo. Nasa Bili siya. Doon ko siya din pinanood. Grabe talaga. As in, promise. Handa mo puwet mo, Ernest. Ba't naman puwet? Ito yung ano. Kasi ito yung isang niya dun eh. Kaya siya confused. I'm confused. You're so hot. No. But yet, you're so pitiful also. Aba, gusto mo na ganitong time slot. Ready always daw si yung Ernest. Gusto kaya kay Ernest. Okay, so number 6 natin ito, example to yung binigay ni Niro kanina. Shaming or chastising others for expressing frustration or anything other than positive. Bawal. Mabawal? Bawal magalit? Naka-SPG kami, Ernest. Oo, naka-SPG kami, me. Hindi ano? Ka pwedeng hindi mag-SPG pag ito ang mga kasama mo. Lalo na pag yung time slot gabi. Ganitong gabi? Nako. Napagod tayo, kakatawa. Ay, naku, narinig nyo lang yung ano, yung episode ni Ernest kanina sa KStage Radio, yung Back Love Gunner. Naloka ako. Parang Bekititas din, Diyos ko. Maraming mga ano, nakakagulat na words. Well, anyway, so ganun din tayo. Madali naman kaming kausap. Asa nagwalis? Wala na yung kalat. Oo, wala na yung kalat. Wala na yung kalat gift. Yeah, ewan ko kung nandiyan pa yung cocktail na nila. Wala na rin yata yung cocktail gift. Cocktail. Hanapin natin yung cocktail. Parang hindi ko nakita kanina. Oh, no. What? Why? What did I say? Cocktail. Di ba ganun ang pronunciation nun? I love that. Cocktail. Oo. Dapat kasi talaga may ano. Dapat may impit, may emphasis. Syllable. Yan na lang. Oo. Cocktail. Ayan na lang. Okay. So, ayun. Hindi, meron akong i-share about this. Merong namuna kasi sa post ko. I don't remember what my post was. Basta I was angry about something. Tapos, ito yung mga times na kaka-promote ko lang. And then I just posted yung frustration. Yeah, frustration lang na, ay, bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos minamuna sa post ko, may message sa family namin. Pagsabihan daw ako. Yes! Kasi daw hindi daw magandang tignan. Hello, Ina Mendoza. Welcome to the stream. Eh, yun po bang mga nagkakabit kayo dun sa kung sino-sino babae? Yun po bang nangungutang kayo ng di kayo nagbabayad? Yung wala ko na, ano, na masama o galing. Magandang tingnan Thank po ba yun? You.
Kesa namumuna kayo sa post ng may post. Oo, marami kasi talagang ganun. And it's, naloka talaga ako sa ganun. Sabi ko, ha? Pati ba naman yun? Eh, hindi naman niya alam kung ano. Kasi it was a cryptic post. Pero alam mo na yung cryptic post ko, may laman. May laman. May galing ako. Oo. Parang gusto ko sabihin, tinamaan ka ba? Kasi hindi naman ikaw ang pinatatamaan ko. Yung hindi ano? Kita, ano kilala. Hindi tayo close, ganun. Tawag dito, It's similar to when other people take offense for other people. Parang, why are you taking offense dun sa sinabi ko? Mm-hmm. Hindi naman sa'yo patungkol yun. Eh, yun lang patungkol yun. Ay, naku, magkilala tayong ganyan. Oo, naman. Yeah, kung kanino nga siya patungkol, eh, hindi naman na-offend. Actually, kahit nga hindi cryptic eh, kahit rekta, kunwari, sinabi ko kay Niru, alam mo, ikaw, minsan ka talaga, hindi ka nag-iisip. Tapos may magsasabi sa akin, doon na pa, uy, wag mo naman ganyanin si Niro. Bakit ikaw ang na-offend para sa kanya? Eh, nakita mo si Niro, tumatawa lang. Yes. Diba? Parang, yung mga ganon talaga. Ang weird mo. Bakit ikaw ang na-offend? And yung taong na sinisita ko, hindi na-offend. True. What are you taking offense for? Tinatamaan ka rin ba? May kilala ko ganyan kasi yung dynamic nila is parang ganun, na yung isa, lagi niya sasabihan ng go away. Tapos yung isa naman parang mamakaawa. Pero it's all in jest. Yes. All in fun. Kilala ko yun. Everyone's having fun. Oo. Tapos may mga nagko-comment, may pumupuna na parang bakit daw laging kinakawawa yung isa. Eh, hello. Feeling mo ba kung biruan nila yun eh. Oh, it's their dynamic. Di ba nila alam na endearment nila isa't isa? Yun nga. Kung na-offend siya at parang napipikon siya doon, eh feeling mo ba magkaibigan sila all this time? Diyos ko, ilang taon na yun magkaibigan? So, mahigit isang dekada na silang friends, di ba? Oh, malamang. So, alam mo, yung mga ang daming nakikialam na parang, oo. hindi naman ako kasali sa circle na to. Bet ba, ang dami niyong hanas? Wala pang ganap sa buhay niyo. Oo, parang di ba, hindi niyo alam yung dynamic ng friendship nila. So, medalhuwa akong sagot sa ganyan. Yung una, dami mong time, no? Mm-mm. Yes. Hindi exciting buhay niya. Hashtag na offend ako para sa kanya. Nakikailam ka sa buhay ng may buhay. Pangalawa, ikaw ba? Para sa'yo? Main character syndrome. Ay, nako, ayan na naman tayo. Ayan, lumalabas na po. Interested ako doon sa screenshot ni Ernest. Ernest, pasend. Keng, pagka sined na, tapos ano, sined niya sa GC na wala kami, send mo sa amin. Sabi ni Ernest, sabi ko talaga, affected, correct. True. Baka masira buhay. Baka masira. Grabe. Okay lang yan. Ernest, we're in the business of ruining other people's lives. People who deserve to have their lives ruined. That's what we do best. Yes. Alam mo ba, na meron na kaming pinagpaplanuhan nila Keng. Sabi ko nga kay Tony, si Tony hindi pa nagsasabi ko anong dadali niya. Si Niro, pinagdadala ko ng asito. Ako na yung body bag at saka yung shovel. I don't even need to lift a finger. We find ways to destroy lives. Yes. Kailangan niya ng manpower support. Emotional support. Yes. Kailangan niya ng alibi. Sure. At si Dean na yung bahala mag-make sure na malinis. Malinis. Tapos, walang paper trail. Kailangan din natin si Keng para as in, sasabihin niya, wala kaming alam dyan kasi totoong wala siyang alam. Oo. Kasi totoo naman, wala siyang alam. So, kami lang yung nagplano. Para kasi mahal namin si Keng eh. Papadilagin siya ng mga tao na wala siyang alam. So, pag si Keng kanoon, wala kami, ayun. O kaya gawin ko snippet? Anyway. Hindi naman natin siya pwedeng i-block kasi na makinig ng podcast eh. Mm-mm. Kasi it's a public domain. Alam mo, it's okay. Makinig siya because alam ko fan siya. Tama yan. Ay, that's niya. True. Pakinggan niya talaga. Sabi ni Ernest, makinig siya.
na off topic na tayo. Yung, okay, our last naging toxic our last... na talaga. Grabe, Ernest. Ikaw to, pakinggan mo 100 times sabi. Yung tipong mag na number one yung podcast. Thank you. Darcy, hindi tayo nakaka hindi tayo naka audio stream tayo, Darcy. Nagpapakita sa camera. Pakita sa camera. Umakyat na, marap talaga sa oh my God, we have to start wine nights na ulit. Dami natin okay. Uusapan. Number seven. Seven. And the last one, brushing off things that are bothering you with, it is what it is. It is what it is. Yeah. It is. Totoo yan. Again, like sweeping things under the rug. Diba? Parang, hello, CJ. Yan na yun eh. Parang, yung hindi mo pa sinusubukan, nag-give up ka na. Parang, ayan na yun eh. Papa, yes. Magagawa ako. Parang ako, dude, may pwede ka pang gawin. Parang, you resigned yourself to that na. Tapos, dahil tinanggap mo na lang siya na gano'n, wala ka na rin gagawin. Mm-hmm. Manong man lang, stuck. Oo, diba? Parang, yung manong man lang, umisip ka ng paraan. Yes. Para hindi na siya maulit in the future. Mm-hmm. 'Di ba? Parang that's still doing something about it because you're going to parang i-root cause mo ano yung nag-cause nito. Ano yung pwede kong gawin in the future para hindi na siya maulit? Paano ko i-explain kung bakit siya nangyari? Na hindi ako na sisisan lang ng ano. This is the ano. Thank you for the pasapo. Hindi actually escalations. Highly escalated eh. This is the what do you call this? This is the time when the choose your battles line doesn't work. Yes. Because it means you have to do something about something. Yes. You have to, even if you let's say physically or you don't have to have an active role, you have to acknowledge the fact that whatever happened, it bothers you. Yes. Kailangan sabihin mo yun, malungkot ako, nainis ako, na-disappoint ako. Acknowledge mo na yun ang nararamdaman mo. Kasi it's all about your emotions. Parang ano eh, bigyan mo ako ng 5 minutes. Process ko lang. Process lang muna. Wait actually, lang. Alam ko lang, wala na ako gagawa eh. Process ko lang. Kahit matagal, sit with it. Hanggang maproseso mo. Kasi parang kanya-kanya yung time na kunwari, si Chai, kaya niya lang 5 minutes. Eh, ako, kailangan ko 7 minutes. Si Niro, kailangan niya 20. So, nah, si Niro, kailangan niya 1 month. si Niro, kailangan niya 1 month. So, minsan pa nga, ano eh, sobra ng isang buwan eh. Depende sa emotions pero, naman. Kayo hindi, tsaka, depende rin naman kasi yan sa kakayanan ng bawat yes. tao na mag-process. Yes. Mm-hmm. Kasi what not everybody can process emotions in a span of 5 minutes. Yeah. Even mm-hmm. me, not all the emotions that I mean, Diyos ko, nanood na nga lang ako ng movie, di ba? Isang linggo akong depressed, isang linggo ko siyang pinaprocess, di ba? Which is very unusual din para sa akin. Pero, not everybody processes things within the same duration or the same length yes. of time. Mm. So, we have to also acknowledge that na kung kailangan talaga na mag-moment ka ng mga isang taon, sige, mag-moment ka. Paalam ka na lang yes. para hindi kami mag-worry, no? Oh. Na isang taon ka magpa-process at baka every now and then ka lang magparamdam. Pero other than that, if you need a year, if you need a decade to process things, then go ahead. It's your life. It's your process, di ba? Yes. It's your process. It's your own. Shower na daw talaga si Ernest. Nadumihan na yata. Meron ditong ano, meron ditong quote na nilagay nila sa article. I'd rather be whole than good. And yeah. that, and you cannot yes. be whole if you will not acknowledge the bad things. Yes. That are hello, happening. Hello, Helbert. Thank you for hello, the... Hello, Helbert. Thank you. Hello. Okay, so bago akin, tayo, ano... Sige, go ahead. Sorry. Sa akin naman, parang... It's... Ano ulit yung line? Sabihin mo nga ulit? I'd rather be whole than good. Sa akin naman, I acknowledge that I am broken. Oh, yes. I acknowledge that I am broken and that everybody around me is broken even if it's just a little. Mm-hmm. And that's mm-hmm. what makes me human. I'm not the same as I was before, but I am trying my best to stay whole. Which is, and that's, you know, that's acknowledging na everybody has scars. True. Because we go through life, eh. Life gives us scars. Walang if you acknowledge that, you'd be able to work on
keeping yourself whole. We're born whole, but as we go through life, we get broken every single time that we go through the downs of life. Mm-hmm. In order to stay whole, to stay functional, you have to acknowledge that you're broken. Diba? Ay, nanahimik. Masyado ba seryoso? Sorry naman. may pinapagalitan ako dito. Okay. In relation din sa sinabi ni Chai about being broken but still keeping it whole, I remember itong Japanese art, yung kintsugi. Pero natutunan ko din siya kasi may local movie about it. I'm not sure if it's indie, pero pinapakita doon na yung bowl, kapag nabasag siya, binubuo pa rin nila, tapos they use yung gold thingy. Pero pag natapos siya, sobrang ganda pa rin. Oo. Which is a reflection. Pero iba na siya da. Hindi na siya tulad ng dati. It's not the same as before, pero but it's prettier. Maganda pa rin siya. Oo. Yes. Baka nga mas maganda pa siya kesa nung na siyang buo. Which is a reflection of what life is then, na parang kahit gano'ng kaka-broken, pwede pa rin maging whole. Yes. Although hindi na the same as before, but baka nga mas maganda pa than before. Mm-mm. Mm-mm. Because you're more human. Yes. And you become a better mm-mm. person through the tribulations that you go through. And you become stronger also. Yeah. Diba? Yeah. You just have to find the perfect thing to slip into the cracks to make it pretty and whole again. Kasi diba gold yung ginagamit nila eh. Yes. Yeah. Diba? Yeah. Ay, ang ganda nga nung mga ganun na buo. Yung mga ano, yung ano pa siya, yung parang naging ornament pa siya. Oo, tsaka mahal yung ibang ganun. Ay, oo, sobra. Yes. So, kasi 24 karat gold ang ginagamit nila dun eh. So, ayun, kapag broken ka, mas mahal ka din. Mm-mm. Kasi mas marami ka lang natutunan, mas valued ka. Mas tumataas yung value mo. Yes. Wisdom has the highest value amongst all commodities in the world. Mm-hmm. May pinapagalitan pa yata si Ken. Nag-usap ko si Phil. Ah, okay. Nag-submit na. Yay! Yay! Submit na. Excited for the album. Yeah. Okay. Hi, I'm King. You're with the Bekititas. So, before we ask Ernest, one of our listeners, nag-shower. Pagkatapos ni Ernest mag-shower, paakyatin natin siya. But here are some examples of non-toxic and accepting statements. So I'm going to read the toxic positivity statement and then I will read out the non-toxic acceptance and validation. Kumbaga, the positive, the better way of saying things. Or no, the non-toxic way of saying things. Sige, so instead of saying... don't think about it, stay positive. It's better to say, describe what you're feeling. I'm listening. Yeah. Oh, yes. Good. Better. It's better. Hello, Tien. Thank you for following KStage Radio. Or something as simple as, ano ba nangyari? Hmm. Nakikinig ako. Questions. Active listening. Yes. Oh, di ba? Parang, you can tell me, I'm here for you. Mm-mm. Oh, tama. Di ba? Kasi they have... Anybody, whether it be your friend or your coworker or family member, pag may nangyari sa kanila, no matter how big or small it is, when they're distressed, they need yung sasandalan nila. Hindi mo pwedeng sabihin, wag ganyan, kailangan lagi tayong masaya, ang hirap na nga ng buhay eh. sa work, lagi akong merong allotted na time during the start of my day na guidance counseling session. Tapos lahat ng mga agents or team leaders, pagka kailangan nila ng kausap, wala pa kasi akong meetings eh, pagka start ng shift ko eh. Papasok sila doon, tapos makikipag-usap sila. It's either makikipagkwentuhan lang, magkakamustahan lang kami, or pag meron silang dinaramdam, kakausapin ko sila. Kasi it's part of ano eh, if the work of a people manager din kasi. Oo, kasama talaga siya. Diba? Kasama talaga yun eh. And it's something that maybe I don't really enjoy that much. Atoy! It just so happens. Atoy niya! Oy! Nakarami pa kayo. I'm already shutting down the person na sinasabi mo. Sorry pa nang ni Tony.
ito pa isa. Sabi niya, the toxic positivity statement is, don't worry, be happy. Eh? The non-toxic version is, I see that you're really stressed. Is there anything I can do? Better. Oh, ganon. Better yun. Oh, ito pa. Uy, upset ka. Gusto mong, coffee tayo, usap tayo. Uy, upset ka. I'm happy for you, Jo. or, upset ka? Tao ka pala? Toxic yun. Okay pa yung okay pa yung tao ka pala kasi ina-acknowledge mo na. May emotion siya. This is the toxic positivity statement. Failure is not an option. And we usually hear this from bosses. Masyadong ano. And then the non-toxic version. Masyadong militar. Yes, the non-toxic version is failure is part of growth and success. Yes. Yeah. Parang meron ako nakita na reels sa Instagram. Sabi, yung nasa Ghostbusters na puro babae sila, the black woman. Leslie Jones? Yun, si Leslie Jones. I love her. Sa SNL, may sinabi siya na, sabi niya, did you know that Oprah at 23 got fired? Mm-hmm. Tapos, parang sabi niya, Oprah needed to get fired at 23 to become Oprah because there is no success without failure. Oh, I love it. Tama, diba? How would you experience success if never, not even once, you never experience how it feels to fail. Wow. Success is only sweeter because you know how failure feels like. Mm-hmm. Diba? And then, it's the failures that also makes up the success kasi you learn. Yeah. Okay. Take note, guys. Yung idea na yun, yung phrase na yun na mas magandang gamit sabihin kaysa doon sa failure is not an option. That's actually the proper way to express optimism. Mm-mm. Diba? Which is hindi toxic positivity. Mm-mm. That's optimism. Yeah. Mm-mm. And dahil 10:32 na to, bibilisan na po natin at paakyatin pa natin si Ernest. Okay. Correct. Next, positive vibes only. Sabi niya, I'm here for you. That's the toxic version. Uh-uh. The non-toxic is, I'm here for you, both good and bad. Yeah, that's very reassuring. That's a lot better. Yeah. Parang kahit ano pa yan. Tas ito pa. This is toxic. Everything will work out in the end. But what if it doesn't? Yeah. Sabi na, ang non-toxic is, this is really hard. I'm thinking of you. Although parang meron ako mga naiisip lang talaga na mas maganda kasi mas may action. Mm-mm. Like action statements, like that's really tough. Why don't we figure out how we can make it better? Yeah. That's so manager of you. Yeah. I'm sorry. Kailangan laging may action. May kasi mag-root cause analysis tayo. Oo, di ba? Ano naman kasi ako talaga, di ba? I mean, even before, action person naman talaga ako. That's why I chose operations in the first place. Mm-hmm. Di ba? I mean, and even in life, action is still... SWAT. Oo. Magsuswat ako actually bukas kasi meron akong data na may data akong natapos na nilang ibigay sa akin sa wakas at magta-time in motion na kami. Tapos ito pa, positive vibes only. Si Ernest din daw. Positive vibes only. Next na tayo. Next na. Positive vibes only. Sabi niya ganun. Dapat ang non-toxic way is I'm here for you both good and bad. Tapos na nga natin yan, Beth. Ay, natapos na ba natin? Ay, sorry naman, sorry. Next na. Oh, yung next na. If I can do it, so can you. So, teka, may naalala ko dyan. How can I do it? Tapos ang non-toxic way of saying is everyone's stories, abilities, limitations are different and that's okay. Yo. Yes. May naalala ko dyan. Meron tayong dating office mate. Si Echeche. Si Echeche. Sabi niya, if Esti can do it, so I can. Sabi yun, ha? Huh? Sabay-sabay pa tayo nun eh. Huh? So I can. Sabi niya, okay. Sabi mo eh. Fine. Uy, pero nakakabilib yung lalaking yun.
Ganda ng asawa. Gusto ko yung sabi ni Ernest. Hala, paano yun? Wala akong matres. Oo nga. Sab Ernest, everyone's stories, abilities, and limitations are different. So that's okay. Okay. Oh, may last four tayo bago natin ano, bago natin paglaruan si Ernest. Ernest. Delete negativity. Yun ang toxic line. My goodness, that's not right. You cannot delete Nero. We love you, Nero. Love you, Nero. Ano, I'll be saying this, guys. Ha. Negativity has its own positive side. Yes, that's true. Meron siyang positive side and meron siyang gamit, guys. Hindi mo ma-enjoy ang positive things in life if you don't experience the negative ones. Yes. The ups are not as fun if you're not down once in a while. True. May nag-isip mo iba, pero baka... Sige. May nasabi na naman ba ako na nag-trigger na yun? Oo. Yes. Oo. Alam mo, napaisip ako, sabi ko, parang hindi naman din yung nasa table. Pero sige. Ang nasa table is, suffering is part of life and you are not alone. Yes. Yeah. Yun ang nasa table. Nagbigay ko ng... Parang gusto ko yung ano, yung ups and downs. Hindi masayang nasa... Hindi kasi masayang nasa ibabaw kung hindi mo matatamasa ang pagiging nasa ilalim. Totoo naman yun. Yan, sabi ko sa'yo, Ernest, ganyan din kami. Giving... Giving can be twice as enjoyable if you experience receiving also. Yes. Next! Look for the silver lining. Ito yung silver lining. Tapos sabi nila, the non-toxic statement is, I see you. I'm here for you. Sabi nga, gano'n. Ito, naiinis ako dito sa line na to. Everything happens for a reason. Oh my gosh. That reason is because you are a ducker. So yeah, sometimes you can draw the short straw in life. How can I support you during this hard time? Yeah, that's a good one. Yeah, that's one. Mm-hmm. That's a good one. And lastly, it could be worse. That sucks. I'm so sorry you're going through this. Always there's affirmation. It's very important that we acknowledge. Yeah. And imagine if sa'yo sinabi yun, how would you feel? I mean, would you actually feel like it's right to be told na everything happens for a reason? Ang sasagot ko lang dyan, tumahimik ka, di na kailangan. Maganda yung my question lagi na, ano, how can I support you during this time? Mm-hmm. During this hard time? Kasi yung iba, parang hindi naman niya kailangan na may gawin ka. Yes. Mm-hmm. So parang at binibigyan mo din, ine-empower mo din yung nag-share. Parang anong kailangan niya, anong pwedeng mong gawin for that person. Uh-uh. Yeah. That's the most important thing kasi when you're a friend to somebody, you cannot just be the ano ba yun? The cheerleader. You can decide for them then. Oh, the cheerleader. Happy, peppy, eme. It's not right. Happy what? Peppy. Oo. Narinig ko yun. Huwag mo, hindi mo may tatanggol. Huwag mo i-deny. Narinig ko. Basa. Happy. Happy. Basa. Happy. Sabi ni Dean, ako rin. Narinig din ni Dean. Ba't ako lagi nabibiktima na lately, ha? Congrats. Last week pa to. Ano pa to? The feng shui. The feng shui in your area is very conducive for me and Tony. Yes. It's very conducive for me and Tony to sabihin niyan si Dean kaya umakyat. Sige, to violate your purity. Umakyat si Dean. Narinig ko yung HPBP, yun lang. yun lang yung dahilan niya ng pag-akyat. Hindi ko nga sinabi yun. Sabi ko lang, happy. Basa. Wala daw si Ernest noon. Pwede rin namang ano, yung isa, yung letter T. Pwede rin naman. Happy. Pwede rin naman si. Oo, kasi nababasa din naman yun. Kaya nga, letters nga lang sinabi ko eh, diba? Oo. Hindi ko ano man ibig sabihin noon. Basta, letters lang sinabi ko. Okay. So, tinatanong ni Ernest, anong article daw ito?
So, Ernest, we got this from the website, thepsychologygroup.com. Yes. And the title of the article is The Dark Toxic Positivity, The Dark Side of Positive Vibes. Mm-hmm. So, that helps. There's a video along with it. They just act out and read out what's in the article. So, it's very helpful, actually, to understand what toxic positivity is. At dahil dyan, Ernest, umakyat ka dito. Maglalaroan ka na namin. We are going to play with you. Grabe ang mga that revelations ni Ernest kanina. That sounded... Hindi maakit, oh. Come on. Can't bakit? Go. Nagtatakot yan. Yeah. That's ang mga mangyayari. Either that or talagang nagsha-shower na talaga siya. O si Kumars, baka gusto ni Kumars umakyat. We need a listener to... Hindi naman ba hinaka-video? Hindi namin nakikita ko ano. Oo nga. Kahit hindi ko pa yung ano mong sakit mo or wala. Wala nga akong kilay. Pina-follow ka na ni KStage. Baka nag-i-enjoy siyang... baka ini-enjoy niya yung bago niya shower gel. Hello, Louisa, 1229. Ano bang flavor niyang bago mong shower gel? Ayan, ayan. Favorite talaga, hindi scent. Ernest, John, tama na. Pag kinakain yung flower, ano? Yung shower gel. Ernest, John official, come on. Nagloloko. Ay, nagbabag. Oh, nagbabag yata. Hindi daw siya makakyat. Si Kumars ni V-Mars. Si Kumars. So, we wanna know who wants to come up. Kasi hindi makaakit si Ernest. O baka si Louisa wants to come up. Who wants to come up and chime in on our topic? Si Louisa kakapasok lang. Hindi alam yung pinag-uusapan natin. Bakit yung nakagad natin? Baka, ha? Bakit? Anong meron? May pa-quiz, sabi. May recitation agad kakapasok. May recitation. Graded agad. Recitation pa. Diyos ko. Chur, late ako, chur. Chur! Chur? Ganyan yung mga high school, di ba? Chur! Chur, nanghihingi daw ng chok sa kabilang classroom, chur. Short cut ng teacher. Nawawala yung tea. Nagiging chur na chur. Lang. Chur na lang. Alam mo, masama yung mawala yung tea. Oo, masama talaga yun. Life will not be as fun. Matang masaya. I don't like keep that. Keep trying. Yeah. Alam mo kang nagbabag na hindi daw sila makaakyat. Oh. Oh. Why? Kung don't bag us. Don't bag us. Alam mo, si Ernest kanina sa show niya, may pa-revelation, talagang binigay yung buong pangalan ng mga pinag-uusap. Ay, akala ko nga may portion tayo na mag-name reveal, mag-drop name. Gusto nyo, next episode, pag-usapan natin, mga pwede natin i-name drop sa toxic positivity tsaka toxic friendship. Si Rosette, sabi niya. Si Rosette. At tsaka si Vincent Tan. Yan ang mga binigay. Aba, yung mga kwento. Nagpa-tutor sa kanya ng English. Tapos, ano nangyari? Naka-chat ta. Alam ba niya? Nagturuan daw sila. Mga sleepover na ganyan. Maraming nagaganap. Ayan na, binapronounce ko ng maayos. Nagturuan sila. Turuan. Oo, English at saka math. So, dahil magaling sa math yung isa, tinuruan siya sa math. Dahil magaling siya sa English, tinuruan niya ng English. Tapos, sila. Nung tumaas na daw yung grades sa English, di na daw siya pinansin. don't do that. Magkakasong na sa Spotify si Ernest. Huwag niyong ganyan. Oo. Grabe naman. But anyways, it's 10:43. Okay. Grabe, overtime. O, bilang wala Piniram lang natin tong time bilang slot walang natin. Makaakyat. Bilang walang makaakyat. Pero pogi pa rin siya. Let's wrap it up. Yes, okay. So, just my 2 cents summarization of the, discussion. Ano daw? Well, toxic positivity, it's not It really is very harmful, if you ask me. Mm-hmm. Oh, thank you, Ernest. Thank you, Ernest. It's very harmful, if you ask me, because yun nga yung sinabi nila at the start, you have to be able to experience the whole, ano yung term? The human emotional experience. Yes. Dapat you have to go through it. You have to be able to go through the
difficult times to enjoy the good times. May feedback. Why are you feedbacking us? Where are you? Pero you have to really go through the difficult things for you to be able to enjoy the good times. Na hindi yung ini-ignore mo na mahirap ang pinagdadaanan. Sabi ni Ernest. In good times. Wala pa po kami naiinom nito, opo? Wala pa po. Tubig pa lang po at saka kumain lang po ng hapunan. I think it's the time slot. Bet mo rin tong time slot na to. I think it's the time slot. Tignan natin kung pwede natin. Pwede ba itong time slot na lang pa? O, pwede ba itong time slot na lang tayo? Oo nga. That's what friends am for. That's what friends am for? Five po kami, hindi kami four. Six nga eh, kaya lang busy yung isa. Sabi niya malapit na daw siya magka-time join, i-join tayo. Ay, okay. Ay, perfect. Yeah. Ay, yay. Ay, may pahalo-halo. Thank you. Paulo ng halo-halo. Hello. 712 so, listeners. So, Ernest. The last thing I'd like to say about this, and para siyang walang connection sa toxic positivity, pero really, dig deep. Meron. Deep cut. And this is what I always say. Parang simulan nag-live tayo dito sa Kumu, sinasabi ko na to. No one has the right to invalidate your emotions. Mm-hmm. Whatever it is that you are feeling, it is valid. It is yours. Nobody can take that away from you. Mm. Can I get an amen? Just amen. Amen. Sige, ako naman next. Ang sa akin, yung last two cents ko naman on this is, I think kaya meron din nagta-toxic, yung mga, ang daming mga kinukod ng toxic positivity is because they're coming from a place of privilege. Parang hindi kasi nila naiintindihan yung pinanggagalingan or yung nararanasan ng tao. So kaya, although they're coming in with good intentions na parang gusto nilang i-comfort yung ibang tao, mas maganda na bago ka magbida-bida na, ay, dapat ganito, ay, dapat ganyan. Kailangan meron kang empathy, practice compassion and kindness sa ibang tao because valid lahat ng feelings natin and dapat we learn to sit with our emotions and process them para hindi tayo harmful sa ibang tao. Yun. Yes. Yan lamang. Yes. Okay. Near you. Sa akin, dito. Dun. And lagi ko sinasabi ito every time na may ano tayo, nagtutu sense tayo. Be kind to one another. Yes. Kasi nandun yung pinakasusi eh. You want to empathize with other people. You need to be kind. Kung wala kang magandang sasabihin, just shut your mouth. Mm-hmm. Just be there to that for that person. Yeah. Na yun, di ba? Malaking bagay just, ang presence. Just show those kindness. Akala natin kasi may mga tayo sa ginagawa natin, akala natin kindness yon. Pero try to check. Nakaka-construct ba yung ginagawa natin or mas natin, lalo ba natin siyang dinidiin doon sa ano na yun, sa position na yun. So yun. Doon. June. Attorney, have you got your 2 cents? Two cents for me, since wala naman ako during that time kanina pinag-uusapan yung toxic positivity and I was only able to join in a little late. Ano? Toxic positivity is katulad ng sinabi ko sa kanina, shutting someone else without getting their side of the story. Parang walang due process na nangyari, Char. Very attorney. Very attorney? Hindi, kasi ano nga, di ba? If you tell this person na okay lang yan, na ganito lang gawin mo, mawawala din yan. It's like,
who will hear me out about what I'm experiencing, what I'm feeling right now, di ba? Yun yung kailangan ng tao na nakaka na medyo nakaka-experience ng masamang feelings, ganyan, medyo depressed or angry or anxious, ganyan. Ang kailangan kasi nila may makikinig sa kanila eh. Mm-mm. Uh-uh. And by doing that, nawawala yung pagkakataon nila na mapakinggan. Kasi sina-shut off mo na agad sila eh. Na ito lang gawin mo, okay ka na. Diba? So, kung yun lang ang gagawin mo sa tao na ang gusto, eh, pakinggan mo sila. Wag na. Pigilan mo yung sarili mo na sabihin sa kanila na ito ang dapat nilang gawin. Kasi, in the first place, hindi naman ikaw yung nandun sa position na yun at nakakaramdam ng depression, anxiety, anger, or whichever. So, if you can just, kung hindi mo kaya na hindi sabihin yun, yakap na lang. Diba? Yes. Uh-huh. At least yung yakap, malaking bagay na yung itutulong nun. Ay ikagagaan ang pakiramdam nila. Yun na lang. Yeah. Ayun. Kahit presence lang at saka listening, super laking bagay kesa bida-bidang. Ganito na lang gawin mo. Wait lang, I wanna say hello to the Bayanihan Raiders. Lagi yan dumadaan sa solo streams ko kay Mami Naki. Hello! Yes. Good evening, Bayanihan Raiders. Pag nasa stream ko sila, ang viewers ko umaakyat ng 50 plus sa solo streams. Lagi nila kung ano. Unfortunately po, hindi po na-share sa amin ni Mami Naki ang word for the day ninyo. Sorry. Yeah. Sorry. Sorry. Ay, nako. Sayang. Sana. Ang word na hinahanap daw nila na word is tiktilao. Unfortunately, hindi po kami na nasabihan ni Miss. Pero thank you sa pagdaan po ninyo. Super thank appreciate ko ang Bayanihan Raiders. Thank you. Pag dumadaan sila sa stream ko, sobrang taas ng energy ko. As in. Sobra. Grabe. Thank you. Thank you sa pagdaan. Thank you. All right. Any last words for promos? Sige, dahil nandyan si Ernest, huwag niyo pong kalimutan i-follow si Ernest John Official, and he has a weekly show here on KStage Radio as well, Pack Love Ganern. Ang topic po niya next week ay aalamin pa niya. Sirabi. But follow me for my solo streams. Mondays, Tuesdays. Hindi ko pa alam kung anong day ang ipapalit ko sa Friday dahil magiging busy tayo sa Fridays. In the future. In the future. And abangan nyo rin po ang pasabog ng Take Me to the Theater this February. We will post announcements soon. Follow me on Instagram. That's Ken Carots para malaman po ninyo important dates. What important? Important dates. And don't forget to answer our survey on KStage Radio's Topic Thursdays. Our survey and our question for the week is, what is your favorite opening song from a musical? Yes. Siyempre, napaisip agad ako, anime. Ito yung unang-unang kanta na maririnig nyo sa musical. Whether it's on Wicked. Your album. Oh. It's a Wicked. No One Mourns the Wicked. Oo. Kasi pasabog yun siya eh. Diba? Good morning, Baltimore. Pwede rin. Isagot nyo po sa survey para may... Guys, not following directions. Yan si Tony, ay suki natin yan sa Topic Thursday. Yung pong kaparehas ni Tony na suki ay sumagot na po. Ang dami niyang sinagot. Tatotawa talaga ako. Feeling ko nagre-research to. Meron so much fun. Pati pag si Jowa tinanong ko, ano yung top 10 mong ganito? Tapos ang tagal bago niya ako sendan. Alam ko nag-research.
Nakakatawa. Di ba, nakakatawa. And we're hoping that, ano, kasi nag-Mariah Clara kami last Thursday. Mariah Clara kami last Thursday. It was so much fun. Oh, I missed it. We went on, nagpunta kami sa ano? Wake. LU? Ah, no, sa Wake. Nasa Wake kami no Thursday. Huli ka ni Blond. Actually, yan. Ay, maganda ayan. Yan. Yung hello. Hello from Book of Mormon. Mormon. Yes. Mm-mm. Oo, yeah. Narinig ko na yata yan. Hindi ko lang matandaan yung to. Ayan. Tapos nakikinig po pala si Phil Nathan Biray. Nakapagsubmit na po siya. Hi, Phil! Love you, Phil. Ay? Ang kanyang kambal. Kambal ko. Twins. Social media promotions, guys. Din. Kaya mo ba? Kaya ba? Kaya o kami na? Forget. Don't forget. Okay, we will Instagram and on Twitter it's Bekititas Official. Ayun. Yes, Bekititas okay. Official. Follow nyo rin po yung aming YouTube channel. Dahil doon pag wala po kayong access sa Spotify, doon po namin pinapost ang aming recorded. Bagong. Yes. Yeah. Bagong episodes. Bagong kasi yung mga episodes. Luma wala doon eh. Medyo nasa mahirap YouTube Music yan. Din siya. Yes. So you guys can listen in on that one. We are so behind, yes. Yes, pero, we are so I will, behind. I promise I will do it this ano this week. Dahil naibalik na po sa akin ng aking dahil nagre-return to office na po yung isa. Hey! Para pa minsan-minsan. Ayan. Anyways, it's now 10:56. Oh my gosh, grabe sa overtime. Alam mo, mag-request na tayo sa KStage Radio ng 2-hour time slot. Tama, 2-hour. Mag-request na tayo ng 2-hour time slot. Kasi ang hirap ng 1 hour 30 minutes. Bitin na bitin siya. Ako kay Becca. I think yung 2 hours saktong-sakto. Anyways, I'd like to say thank you to everybody who joined us today. Chay, tandaan mo dati, inaabot tayong 4 hours. 3 oras. Wag naman. 4 hours sa pinakababa. Bakit ka may reverb, King? I don't know. Nakanta ka na ba? Nag-compose ka na ba ng exit song? Hindi, wala akong reverb. Nag-reverb ka, may reverb ka kanina. Baka echo lang. Baka. Napindot ko kasi yung mute button. But anyways, thank you for joining the Bekititas Official Podcast. This is King. I'm Chai. She's Dean. She's Dean. Siya si Dean. I had to mute myself because nag-anasawa eh. Ulit. I'm Dean. Okay. I'm Miru. This is Tony. Matutulog na. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Bye-bye. Hi, my name's Jeff. Hi, I'm King. This is Tony. I'm Dean. I'm Niru. I'm Chai. And you're with the Becky Tita!